sumay niyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagkaliwang na ito, ay ginagunta natin ang kapista ni Apostol San Tomas. Nagdududa kapag pinag-usapan natin yung gabing dalawa na kay Jesus, kapag binahagi natin si Tomas, yung apostol na nagdududa, bahagi na isang pagkakataon ako sa may inundulong natin sa kapag-apong kapag bilang unang misa rin po natin sa taong ito, school year 2015-2016. Adilin natin yung sa buong kapal, patuloy tayo ng kabayan. Sa gitna ng maraming kalimlaan natin na maaaring nararanasan natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Patatagin tayo sa ating pananalig sa Diyos. At upang maging karapat-dapat tayo gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa Panginoon ng Diyos at sa iyo ang mga kapatid na lubhang magkasala sa isip, sa liga, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Panginoon Maria, sa mayroon na rin sa banan, mabuting balita. Magsitayo po ako.
Dinumalas ng tinuloy ang kapal, isa sa dalawa, ay hindi nila kasama ng mga prinsesos. Kaya sinabi sa kanya ng mga nagkakal, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Dumas, hindi ako maniniwala ang kagaliho na kanila Dumas na mga pangalas sa kanya mga kamayal na isusunod dito ang aking gabi. At ang hindi ko na ipapas ang maging kamay sa kanyang nadiligan. Makalipas ang walang mga, muli yung nagkakalipan sa loob ng bahay ng mga nagkakal. Kasama niya si Dumas, nakabinig ang mga pinto, muli pumasok sa isusunod ngayon sa nilalila. Sinabi niya, sumayo ang mga kayawaan. Sa akin sinabi ni Dumas, tignan mo ang aking mga kamay at ilalim dito ang iyong kaliliw. Ipasok ang iyong kamay sa aking kaliliw. Huwag ka lang magaliligan. Maniwala ka na. Sumagot sa Jessie ni Dumas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sa kagal? Nakita mo ako? Mapalad na naniniwala tayo ng ila ko na nakita. Ang mabuti yung balita ng Panginoon. Kamisahan ni Santo Tomas ang isa sa daling dalawang malagad na Jesus. Maraming pwede nito sa atin ang Ebanghelyo ng aming napakinggan ngayon sa araw nito mula kay San Juan. Pero patuloy po yung nais namin ang bigyan ng pamilihan. Una ay wala si Tomas. Absent si Tomas. Bahagi yun ako sa makita natin sa klase natin. Ngunit sa klase natin ay mga klase tao na istigyan natin na absent. Sino kaya ang absent ngayon? Bahagi yun na kumisang sinasabi natin yung absent na hinahanap. Pero sa tatang, makita rin natin si Tomas ay absent. Absent siya noong linggo ng pagpapuhay. Wala siya noon. Pero si Judas ay nagpakamatay na. Pero siya ay wala. Hindi yung pinahagi ng Ebanghelyo kung bakit absent si Tomas. Pero maliwanag po tayo pinapakita ko ayon mo sa ating pag-aaral kalimitan kapag yan ay absent nagkaroon niya ng problema. Maroon niya nagkaroon ng sakit. Maaaring ang uli sa pag-iisip. Maaaring tinapapala pumasok. Maaaring hindi pumasok kasi walang bakod. Ngayong panahon na ito, kapag walang bakod, yung ibang hindi na pasok. May gawa lang ng walang bakod. Pero kahit ang sabihin namin na ang pagpasok ay hindi nila nakikita bilang napakahalaga ng elemento ng pagkilos para makisangkap natin partikular ninyo sa inyong paglaki yung pagpapalang bahala sa edukasyon. So ibig sabihin kapag ang isang tao ay absent, kung ano siya yung dahilan? Bali o
there is something wrong. Bago kung isa na pinakailangan din natin yung mga lagaan. At makita rin naman yun. At sana yun po ay magkaroon lang ng pagkakalama doon sa mga tao wala. Para makita natin ang usapan ay hindi mo sa pagkakagawa sa pinakailangan din tayo maging considerate doon sa mga hindi makasabay sa atin, doon sa mga naiwanan, doon sa mga absent. Pinakailangan natin na siguro kahit sila ay ipagdasal din sa mga sila ay simula na nangilangan ng pananaw. Yun po yung bahagi ng ating pagkilos. Kaya, tingnan din ninyo. Baka yung inyong kapatid, ay yung inyong kaklasan, yung inyong kaibigan, kaya wala. Ay, baka may problema. Pangalawa, bahagi yung nakita natin na hindi kapag naniwala si Tomas. Naguga siya yung limos na pagsinabi natin si Naguga. Naguga siya kasi siya muling nabuhay. Hindi mapaniwala. Simply because he was absent. Wala siya. Kaya akala ay pinagkakaisa siya ng kanyang mga kasama. Akala niya ginugod kayo siya. Akala niya, inuro ko siya. Kasi siya lang ang mag-absen. Kaya, ano sa akin nga? Hanggang hindi ko nakikita ang sugat sa kanyang kamay at mga paa, ay hindi ako maniniwala. Alam niyo, isa ang sakit ng kasalukuyang panahon ay gawa ng siguro ng mga kadalasan na naging bahagi ng aming buhay ay ang tao mo ay hindi na madaling magtiwala. Napakahirap na ngayon magtiwala. Mahirap na ngayon magtiwala. Kasi bakit? Marami kayo ng nandulog. Marami kayo ang gugulo. Marami kayo ang ikatang na ihihigaw ng pagkakibalaan. Pero ito yung isang sakit na Kristo ay muling nabuha. Maybe because an absence of their experience. Maybe because gawa ng kanyang karanasan sa kanyang mga kasama. Sabi na yung makasigit ng mga karanasan. Maybe because hindi pa karanasan ang kanyang panahari. At yung paniniwala ko, yung pagkiniwala, yung pananampalataya, yan po ay pinapalataya.
acts of piety, pamamaraan. Noong pag-igil natin ang mamita, noong pag-ilus natin, ang ugnayan natin sa Diyos, ang palaging magdasal. Kasi yung kapag tayo magdarasal, doon talaga natin ang pakikita. Kaya tawag natin dito tayo, higil na lalapan. Tuturuan tayo ng Diyos para makita talaga kung sino ang talaga nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga, nung nakita niya si Jesus, nung nakita niya si Jesus, sinaniwala. Kaya po, yung dati ng ating pagkatapo kay Jesus, ang lagi na ating pagpagunayan kay Jesus, ang magpagpag sa ating pagpagpagpag at magbibigay sa ating katuturan, sa ating pinagpagpagpagpag. Higit natin nakita pa ito yung pagpapatibay ng ating pagkilos bilang mga kinasunod ng ating Panginoon sa Kristo, bilang mga Kristiyano ng Katoliko. At mahalagang elemento po dyan ang patuloy ng pagdarasal. Kaya po, patuloy natin ilalaya kayo. Hindi lamang patuloy mo ng Biyernes ng Juan. Kunin every Sunday, magsimba ko tayo. Kasi yun yung huwag natin kalimutan. Dito natin ang mahalagang sa Jesus. Dito natin tinatanggap si Jesus, lalo-lalo na sa banal na pagdiriwang ng misa. So naman makita ko natin, yung pagsimba pangalaman ng Diyo ay hindi lamang magpagtuwa ang pagtupad sa ikatutos ng Diyos. Ngunit ano, natalo ay tunay na makita yung ating Panginoon ng Diyos Kristo. Makatagpo natin ang Diyos para gabayan tayo, para ituro sa atin kung sino ang dapat na itong paniwalaan sa daigating na ito. Pangatlo, bahagi po ng isang pag-inos na tayo para lang pala tayo ang musa na sinasabi na ako, kung halimbawa ka pa, kung sa
Sa pamamagitan
Y tiene también una niña muy sombrada con un barco apostólico. Ahí se tiene que jugar, se puede dar un niño con un mar. No tiene más poco para estar en el lugar. También se ve un montito sobre el tinte y también va a ir a un hombre nacional. También hay un poco de la papá y va a ir a un papá que se nos den a un señor papá. Te ha pensado en una mujer, la necesidad de un papá y se le voy a un país a la mitad. También el mundo allí, Señor, te da la vida. Thank you.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitain sa niya niyari ilang sa gitna ng mga